Patay sa pananaksak habang natutulog sa gilid ng kalsada ang isang pedicab driver sa Tondo, Maynila. Bago tuluyang binawian ang buhay, nagawa pa raw sabihin ng biktima sa kanyang asawa ang pangalan ng suspect. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito nang matagpuan sa Delpan, Tondo, Maynila, pasado alauna ng madaling araw. Nagtamo ng dalawang sugat mula sa saksak sa dibdib ang biktima na kinilalang si Brian Makasadya, 46 taong gulang, isang pedicab driver. Natutulog daw si Makasadya sa kutson na ito sa tabi ng kalsada. Ang kanyang asawa at anak nasa loob ng pedicab nang biglang marinig ng asawa na sumisigaw ito. Nagsalita siya eh. Sinabi niya yung pangalan. Sabi niya, parang ibig niya pang sabihin, bago, parang siguro dahil di niya na rin siguro kaya yung saksak, binanggit niya yung pangalan. Ang sinisigaw na pangalan ang tinitingnan ngayon na suspect. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, na lamang may alitan ng biktima at ang suspect na si alias RR dahil sa sandalan ng pedicab ilang linggo na ang nakalipas. Kinuha raw kasi ni RR ang maliit na bangko na sandalan ng sidecar ni Makasadya nang walang paalam na siyang ikinagalit ng biktima. Pawang mga residente ang dalawa ng Delpan. Dumadayo lang yun dito pagka kukuha raw ng solvent. Ngayon lang uli nangyari yung ganyan dito. Matagal lang walang ganyan. Siguro dati na silang may alitan. Yung sabi-sabi may... Dati na silang may ano nito, may alitan ng dalawa. Talaga ngayon lang natagpuan na natutulog, talaga natsyempohan siya. Yung sinaksak na agad. Patuloy pa rin na isa sa gawang investigasyon pero maharap sa kasong murder ang suspect ayon sa pulisya. Isay Reyes, GMA News.